Hello, kumusta po kayo dyan, mga kababayan ko? Nandito na naman po ako, gagawa ng mansanas ang gagawin ko ngayon. Apflmuss ang tawag sa amin dito. Papakita ko sa inyo kung paano magbalat ng mansanas dito sa Germany. Alam nyo na ba, alam nyo naman siguro na marami akong nakuha noon ng marami mga mansanas sa daan sa trabaho ko. Ito, yung iba, hindi ko pa nagagawa. Ito, gagawin ko ngayon dahil nasa bahay ako. Papakita ko sa inyo kung paano sila magbalat ng mansanas. Dali lang po. Ito po. Makikita nyo naman na hindi maganda siya. Pero ang laman niya ay ganito ang pagbalat nila dito. Ganyan. Sa atin pa ganyan, no? Pero ganun ang sa atin. Sa kanila pa ganyan ang pagbalat. Ganyan. Nasanay na rin ako ng ganitong balat. Nasanay na rin ako kung paano sila magbalat. Ganyan. Ganyan. Maganda ang ano niya, ang laman niya. Ang sa labas lang naman ang medyo may mga ano, that's maitim-itim. Pero ang ano niya, maganda pa. Ang gagawin ko dito ay parang apple jam. Kinakain din namin dito. Pag ganyan. Maasim-asim ng kaunti. Maasim-asim ng kaunti. Yan ang pagbalat nila dito. Noong una hindi ako nasanay dyan. Medyo tagal-tagal na nasanay na akong magbalat dito. Ganyan. Ganyan nga ang masanas na napulot ko noon. Ganyan ang pagbalat nila dito. Makikita nyo na hindi maganda ang balat niya. Pero sa loob naman, okay naman siya kagaya nito. Aalisin ko na lang siya ng ganyan. Gagawin ko siyang apple jam ang tawag. Sa amin naman ang tawag doon, Apflmuss. Apflmuss ang tawag sa amin. Medyo marami-rami pa rin ang babalatan ko. Ganyan ang pagbalat nila. Ganyan. Walang sira sa loob. Ganyan. Ganyan magbalat sila dito. Kagaya rin ng patatas, ganyan din sila magbalat. Ganyan. Noong una, hindi ako sanay ang ginagawa ko. Kagaya rin ng pagbalat sa atin. Pero nasanay na ako ngayon, ganyan ang pagbalat dito. Sa atin, gaganonin. Di na ako sanay dyan. Ganyan na rin. Nasanay na rin ako sa ganyan na pagbabalat. Ganito nga po ang pagbalat nila dito. Ganyan na ganyan pagbalat. Ganyan din ang hirap. Para sa akin, mas mabilis ako rito. Nasanay na kasi. Marami lang kasing ganito.
pagkakaalam ko, ang buto ay pwede itanim. Palakihin, tapos pwede rin yatang imarkot yan. Ganitong pagbalat, hindi na ako nasanay dyan. Ganito na ang pagbalat ko. Kikita nyo na maputi pa siya. Maganda pa siya. Ganyan po ang pagbalat. Nasanay na ako dito ng ganito. At saka yung mga ano nila, ganito, maliliit lang na ginagamit na pambalat. Ganyan. Ganyan. Maganda siyang, maganda sa loob. Ang pangit lang ang balat niya dahil hindi nga wala ngang fertilizer, kaya ganun siya. Maraming kumakain na siguro. Masarap. Ang bango niya, ang masanas na ito ay mabango dahil organic po ito. Ganyan, ito maganda ito siya. Ganyan ang pagbalat nito. Ganyan ang ang dami lang natatapon. Yan po ang paggawa ko ng jam. Apple jam. Hanggang na madurog siya. Walang asukal. Dahil matamis-tamis naman eh. Dudurog na siya. Pwede na siyang pwedeng ipalaman sa tinapay, pwedeng gamitin paggawa ng cake. Ganyan lang. Madali lang ang paggawa. Pakukuluan lang. Kaunting tubig para hindi maano. Kaunting tubig ang inilagay ko. Kaunti lang mga kaunti lang. Kasi may tubig naman siya. May tubig siya. Walang asukal ang halo ko dyan. Ganyan lang ang kasimple ang paggawa. Kailangan pag maano na siya, nadurog na siya, hinaan na lang ang apoy. Madali lang siyang gawin. Kadalasan ginagamit namin para sa cake, paggawa ng cake. Yan. Ganyan ang simpleng gawa. Ganyan lang. Ngayon, nagawa ko na ang isang klaseng paano magamit yung mga masanas na yun. Ngayon, tapos na siya. Pampalaman sa cake, marami. Pwedeng ipipreserve siya, ilalagay sa ref, pwede rin. Ganun lang ang paggawa. Tikman ko kaya. Ito. Tikin lang kaunti. Matamis-tamis. Matamis-tamis na maasim-asim. Ganun na lang po ang video ko ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa susunod uli. Salamat. Bye-bye.